ating a journey of faith, ito yung mga bagay na nilalakaran niya kahit hindi niya pa ito nabubuhay. Kaya nga yung verse 1, Hebrews 11 verse 1, ito sabi nga ito, faith is believing on something that you cannot even see. So, ibig sabihin, ang ginagamit na mata doon ay hindi mata na natural. Ang mata na ginagamit doon ay mata spiritual. Pag sinabi natin mata spiritual, you don't see it literally sa present situation mo, pero alam mo na may gagawin ng Diyos. Okay? Dahil alam mo kung sino ang Diyos mo. So makita natin yung, kaya si Abraham ay tinawag na father of faith, until all of us also called as a father of faith, kasi bakit? Siya yung unang sumunod sa Diyos ang pinakawakan ng mga Diyos. A true journey of faith is a faith that will elevate yung miracles. Faith in the miraculous. Sabi nito ng Hebrew 11, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Though he was barren and was too old, she believed that God would keep his promise. Ang ibig sabihin nun, sa natural, ang pangako ng Diyos sa kanila, ang pangako kay Abraham, magiging father of nations. Paano siya magiging nation? Ay asawa nga niya, baong. Pangalawa, hindi lang baong. At tanda na. Diba? Paano siya magkakaalim ko si Sarah magkaanak 90 years old? Ang pinamanak niya si Isaac. Pero pong imposible sa Diyos. Meron pong bagay na hindi niya kayang gawin because faith can do miraculous things. Amen? Sabi nga rito, and so the whole nations came from this one man. See, punta naman tayo kay Abraham. From this one man who was as good as dead. Ano ibig sabihin? Kasi si Abraham di matanda na. Sabi rito, a nation with so many peoples. Kanya na mula ang mga nations with so many people like stars in the sky and the sun on the seashores. There is no way to count them. Parehas. Parehas matanda. Okay? Pero ang Diyos, sabi nga, from just one man who believed. Minsan alam nyo ba, ang blessing ng family nyo, kadalasan nagsisimula lang sa inyong pananampalataya. Because of your faith, minsan, yung generations after generations, ay binigay.